Kamusta mga anime lovers? Ang bago nating anime ngayon ay may pamagat na marginal service. At ito ang part 1 para sa series na ito. Like and subscribe ka naman dyan Lodi para mua-mua chup chup ao. Tumatakbo sa isang eskinita si Brian dahil may hinahabol silang isang kriminal ng partner niya na si Danny pero hindi na nila ito naabutan. Habang nag-uusap ay biglang binaril ng kriminal si Danny at sinabi naman ng bida na huwag daw mamamatay ang kaibigan para mabayaran pa niya ito sa pagkakautang niya. Na-corner ng bida sa rooftop ang kriminal, pero tumalon ito at saka naglambitin ng matanggal ang tubo na siyang ikinahulog dito sa loob ng isang establishment. Nag-isip ang bida kung paano makakahabol kaya tumalon din siya saka ginamit ang jacket para magpadulas kaya nakapasok na rin siya sa loob na agad naman na binaril ng kalaban pero natadyakan niya ito sa mukha. Habang abala ang bida ay may invisible na dumaan, saka biglang may tumadyak kay Brian at nakita na parang may isang pwersa na nagkokontrol sa isang kamay ng kriminal. Labis na nagtaka ang bida pero tinapos na nang di kilalang nilalang ang kriminal sa harap ni Brian. Sa opisina ng hepe ay nagtatanong si Brian kung bakit idiniklara ng hepe na suicide ang nangyari, gayong kitang-kita ng bida na hindi normal ang pagkamatay nito, pero hindi siya pinapaniwalaan ng hepe dahil fingerprints lang daw ng kriminal ang natagpuan sa baril. Dahil sa asal ng bida ay pinagsabihan siya ng hepe, ngunit sinabi ng bida na kung hindi dahil sa kanya ay hindi nakakatanggap ng mga medalya ang hepe. Pero giit ng hepe na pinabayaan daw ni Brian na masawi ang partner niya na si Danny, kung kaya tinatanggal na siya ng hepe sa serbisyo na siyang ikinainis ng bida kaya kinwelyuhan niya ang matanda kaya dumating ang mga backup nito. Dahil sawi ang bida ay dinalaw niya ang puntod ng namayapang kaibigan, saka iniwan ang bote ng alak at utang niya na pera dito. Nakahilata ang bida nang may dumating na liham para sa kanya, at nang basahin ay iniimbitahan siya nito na sumali sa isang samahan na tinatawag na marginal service pero nilukot niya ang papel saka tinapon, pero kinabukasan ay pinuntahan niya pa rin ang lugar. Pagpasok ng bida ay may nakita siyang isang alien, saka welcome note na hawak ng isang malaking beaver. Dahil dito ay inisip ng bida na isang kalokohan lang ang liham, nang tawagin siya ng tao sa likod na kanina pa raw naghihintay. Sinabi ng matanda na isang buwan pa lang daw ang organisasyon nila, saka tinignan ang resume ng bida. Alam ng matanda na napakadami ng naisulat na apology letter ni Brian dahil sa pamamaraan nito sa paghuli ng kriminal, pero depensa ng bida na ito rin daw ang dahilan kung kaya siya ang pinakamaraming naaresto sa nakalipas na 5 taon. Pero ayon sa matanda ay ito rin ang dahilan kung bakit nais niyang maging kasapi ng organisasyon si Brian. Tinanong ng bida kung ano ang iimbestigahan niya, na sinabi naman ng matanda ng mga borderlanders daw, ito raw ay ang mga misteryosong nilalang na nagpapanggap ng mga tao, at ikinabigla naman ng bida ang nalaman. Dagdag pa ng matanda na nasa 10,000 daw ang bilang ng mga borderlanders sa Japan, nang maisip ng bida na kalokohan lang ang mga pinagsasabi ng matanda pero bago pa siya makaalis ay nagsabi pa ang matanda ng mga trahedya kung saan sangkot ang mga borderlanders na siyang pumukaw ng atensyon ng bida. Pinindot ng matanda ang isang buton para magsarado ang pinto, sa kalabis na nakakapagtakang parang naging isang elevator ang silid. Huminto sila sa pinakababa kung nasaan ang office ng marginal service saka nakita nila doon ang mga miyembro ng nasabing samahan. Nagtanong si Brian kung mga normal na tao daw ba ang mga member pero hindi siya sinagot ng diretso ng mga ito. Nagpaalam na si Brian na makasalubong si Zeno na sinabihan siyang tumabi pero ayaw ni Brian kaya napilitan si Zeno na ibalibag sa mesa ang binata. Binigay pa ni Zeno ang isang drugs na may kinalaman daw sa imbestigasyon niya dahil may sangkap daw ito na magic mushroom na tumutubo lamang sa isang lugar, kaya pinaghihinalaan ni Zeno na may kinalaman ang mga borderlanders sa drugs na ito. Dahil dito ay naging interesado na naman si Brian sa ginagawa ng marginal service. Sumama si Brian kay Zeno dahil may kinalaman daw sa drugs ang pagkasawi ng partner niyang si Danny, kaya gusto niyang malaman ang katotohanan, saka sinisingil siya ni Zeno ng panggas saka pampa-car wash. Nagtatanong pa si Brian tungkol sa mga borderlanders pero masungit si Zeno kaya tinanong ng bida kung lagi daw bang ganito ang attitude ni Zeno. Pero dahil dito ay naalala ng bida ang tatay niya dahil kasing ugali daw nito si Zeno, kaya nais din ni Brian na hanapin ang nawawala niyang tatay para lang masuntok ito sa mukha. Nasa loob na sila ng isang club nang alukin ni Brian ang overpriced na alak si Zeno pero may sariling baon si Zeno para makatipid. Pinakita ni Zeno ang isang device na siyang ginagamit nila para matukoy kung sino ang mga borderlanders na nagpapanggap lang na tao, at nagagawa niya ito sa tulong ni Lyra. Nakita ni Brian ang dating boss niya, at nang gamitan ito ng device ni Zeno ay nalaman nila na isang borderlander pala ang hepe. Agad na pinuntahan ng bida ang hepe na kaagad niyang inaresto, at dahil dito ay nagalit ang hepe kaya sinugod siya ng patalim pero binaril agad ng bida. Pero sa kabila nito ay hindi namatay ang hepe, patunay lamang na isa siyang borderlander.
Sinabi ni Zeno na mabilis mag-regenerate ng mga cell ang mga borderlander kaya mahirap silang patayin. Dinaril ulit ng bida ang Hepe kaya tumalon ito sa Kisame, saka ginamit ang powers na invisibility. Dahil dito ay nabugbog niya ang bida saka hinagi sa labas ng club. Sa labas ay hindi malaman ni Brian ang gagawin ng sakalin siya nito, ngunit bago pa malagutan ng hininga si Brian ay sumugod naman si Zeno sakay ng kotse na siyang panang-araro sa borderlander. Tumalsik ang Hepe sa poste, pagkatapos ay pinaghahampas ito ng tubo ni Zeno. Akala ni Brian ay tapos na ang laban nang makita nang umiti ang Hepe at ipinakita na ang tunay nitong anyo na isang butiking halimaw pala. Matapang na sumugod ang bida pero baliwala lang siya para dito, saka naman dumating ang marginal service para puksain ang halimaw. Binigay ni Lyra ang weapon na para kay Brian, saka nagtaka pa ang bida kung paano nakapag-costume kagad si Zeno. Sabay-sabay na pinaulanan ng bala ng grupo ang butiking halimaw, saka isa-isang ipinakilala ang lahat ng mga miyembro ng Marginal Service na isang bagong organisasyon mula sa gobyerno para puksain ang mga borderlanders na nagpapanggap at nakikisalamuha sa mga tao habang malaya na nakikipagkalakalan ng mga espesyal na droga. At nang mahimasmasan si Brian ay nakibaril na rin ito para puksain ang halimaw, samantalang si Theodore naman ay ang nagbabawal sa mga marites, saka meron pa silang mascot supervisor na si Peck Desmond. Tuluyan na nilang napatumba ang halimaw, saka gumamit sila ng missile para isipin ang mga tao na may sunog lang at hindi malaman ang tungkol sa mga borderlanders. Noong unang panahon ay may bumagsak na bulalakaw sa gubat na agad naman na pinuntahan ng kinauukulan para suriin. May nagpakitang isang alien na agad na pinaslang ang isang tao, dahilan para pagbabarili nila ito kaya pinrotektahan ng alien ang sarili. Gamit ang likidong nagmumula sa kamay nito ay pinagpapaslang ng alien ang mga tao, at nang papaslangin na nito ang natitirang tao ay pinigilan ito ng isa pang grupo ng mga halimaw. Subalit sa kabila nito ay hindi pa rin nasawi ang alien, saka nagpakita na rin ang mga kasama nito. Naglaban ang dalawang grupo ng mga halimaw na siyang nakukuha na naman ang video ng taong nakaligtas. At dahil sa pangyayaring ito ay natuklasan ang kinauukulan ng tungkol sa mga borderlanders. Inantala ni Brian ang pag-e-explain ni Theodore tungkol sa mga halimaw nang sawayin siya ng isang stuffed toy na nagsasalita dahil ayon kay Theodore ay isang borderlander daw ito at ito rin daw ang supervisor nila. Tinawag ni Brian na isang daga ang supervisor, kaya nagalit ito at kinagat sa itlog ang bida. Ipinakita pa ni Theodore ang iba't ibang mga itsura ng mga borderlanders na matagal na daw na nakikihalubilo dahil kaya nilang mag-transform na tao. Pero ayon sa mga kasama ay hindi pa rin nawawala ang panganib sa pamumuhay kasama ng mga borderlanders, at dahil dito ay naisipan ng bida na tugisin na ang mga halimaw. Dumating si Zeno saka sinabi na hindi daw sila dapat magmadali sa pagtugis ng mga halimaw, dahil top secret daw ito at hindi dapat malaman ng mamamayan para hindi magdulot ng panic kaya sinabihan niya ang bida na maghanap na lang ng ibang trabaho. Ngunit ayaw umalis ni Brian dahil gusto niya pang malaman ng tungkol sa magic mushroom drugs na may kinalaman sa pagkasawi ng partner niya. Binuksan ni Zeno ang bintana ng isang silid kung nasaan ang dating boss ni Brian. Nakita nila na nabugbog sila Bolts at Robin kaya tinutukan ni Brian ng baril ang borderlander sa pag-aakala na ito ang bumugbog, pero nakita nilang ang dalawang magkatrabaho pala ang nag-aaway tungkol sa kung ano ang pinaka-epektibo sa workout. Nagpapakuha naman ng sariling abogado ang dating boss ni Brian dahil karapatan daw ito ng isang borderlander at pinatotohanan naman ni Zeno ang sinabi nito. Pagkatapos ay kinumpirma naman ni Zeno ang lugar kung saan tumutubo ang magic mushroom na nasa drugs at ito ay nasa Jukai. Isang lugar kung saan kontaminado ang lupa dahil sa UFO crash. At saka inihanda na nila mga espesyal na kagamitan pang laban sa mga borderlanders. Napatingin si Brian sa ibaba nang makita ang isang tao na tinira sila ng missile. Natamaan ang buntot ng helicopter pero kalmado pa rin ang mga kasama dahil balak pala nilang tumalon lahat at abandonahin ang sasakyan kaya napilitan na rin tumalon ang bida. Ligtas naman sila na nakababa pero nagkahiwalay ang grupo nila dahil si Zeno lang ang nakita ni Brian, saka hindi din nila makontakt ang base dahil naaapektuhan ng mga particles ng UFO ang lugar. Nakita naman nilang may kalaban na sa pinagbagsakan ng helicopter, at balak silang paslangin ng mga ito. Tinanong ni Brian kung nakakapag-invisible din ang mga ito, nang sagutin siya ni Zeno na iba-iba daw ang kapangyarihan ng mga borderlanders. Nais sana ni Brian na lusubin ang mga ito pero tinalikuran siya ni Zeno dahil ayaw pa daw nitong mamatay. May nakita silang isang kuweba na agad naman na pinasok ni Zeno at dahil naririnig na ng bida ang mga kalaban sa likod ay sumunod na lang siya sa kasama. Samantala si Bolts naman ay naglalagay ng putik sa katawan dahil magsisilbi daw itong camouflage para sa katawan pero pinandirihan ito ni Robin dahil sensitive daw ang balat niya at gumagamit siya ng imported na sabon.
Kontra naman ni Bolt sa marami daw kalaban, kaya kailangan nilang gawin ang lahat kaya napilitan si Robin. Samantala naglalakbay sila Brian at Zeno sa loob ng kuweba, at kahit na sinusubukan ni Brian na kaibiganin si Zeno ay malamig pa rin ang pakikitungo nito sa kanya. At dahil sa hindi tumigil sa kakadaldalang bida ay tinakot siya ni Zeno ng patalim na samugat sa mukha ni Brian. Dagdag pa ni Zeno na wala daw siyang intensyon na makipagkampi sa kahit na kanino. Naglalakad si Bolt sang tutukan siya ng baril ng isang kalaban, kaya sinabi ni Robin na sa mapuputik lang daw gumagana ang camouflage nila. Nahuli sila ng mga kalaban subalit nagawa naman nilang ipagtanggol ang sarili ngunit pinagbabaril sila ng iba pa kaya nagtago ang dalawa. Pero dahil wala ang mga range weapon nila ay si Robin na lang ang binato ni Bolt sa mga kalaban, pagkatapos ay sinundan siya ni Bolt sa ilog dahil hindi pala ito marunong lumangoy, at dahil sa nangyari ay natutong lumangoy si Robin nang wala sa oras. Samantala nakita na nila Brian ang base ng mga kalaban, kaya palihim silang pumasok at binihag ang isang bantay saka binigay kay Brian ang baril nito. May dumating na naman na dalawa, na agad na napaslang ni Brian, at alam naman ni Zeno na Borderlander ang isang bantay na agad na naghilom ang sugat, at ito rin ang dahilan kung bakit nahuli sila ng mga kalaban. Tinatanong sila ng pinuno sa pagkakakilanlan nila, nang ipakita na ng pinuno ng mga kalaban ang tunay niyang anyok, at pinaghihinalaan din ito na galing sa marginal service ang dalawa. Nagsorry si Brian sa kasama, nang sabihin ni Zeno na alam niyang mangyayari daw ito, pero nadismaya daw siya dahil walang kwenta si Brian. Natuwa naman ang halimaw nang marinig ang bangayan ng dalawa, nang biglang tumayo si Brian saka tinanggal ang damit dahil siya na daw ang bahala. Lakas loob na sinugod ni Brian ang mga kalaban pero bago pa siya makalapit ay pinagbabaril na ang mga halimaw dahil dumating pala sila Bolt at Robin. Gamit ang mga special weapon ay pinaulanan nila ng bala ang mga halimaw, nang mapansin ni Brian na parang ang mga kasamahan niya ay mga Borderlanders din. Tataka sana ang pinuno pero sinalubong ito ng shotgun ni Bolt saka kinuryente ni Zeno sa mukha, pagkatapos ay nakisali na rin si Brian gamit ang weapon niya na isang bazooka. Napansin ni Brian na may lumabas din na bala sa likod ng canyon, kaya sinabi ng mga kasamahan na lumalabas daw talaga sa magkabila ang bala nito dahil sa modification nila, at saka nagkaroon ng malaking pagsabog. Pagdating sa base ay sinabi ni Theodore na ang misyon dapat ay iimbestigahan lang nila kung saan ang gagaling ang pondo ng mga terorista, pero pinasabog lang nila ang lugar. Pero hindi nila alintana ang mga nangyayari saka inalok sila ni Bolt ng protein shake. Dumating si Zeno para ibalita na umami na daw ang bihag, kaya nalaman nila kung sino ang pinuno ng kalabang organisasyon. At dito na nga nagtatapos ang part 1 para sa series natin ngayon at pakiabangan na rin po ng susunod na part. At mag-like and subscribe ka naman, Lodi Moa Moa, chup chup ah.